Ayan, good day mga katropa dyan, mga lalo yung mga taga Melbourne, Australia. Time check natin ay 1:52 PM, yes. Ang date ba ngayon? Tuesday, 28 ng April 2020, yun. Tong segment na to, tungkol naman sa ano, yung magkano yung magpa-roadworthy. Tapos, yung mga ideal na sasakyan, yung mga first time, kuwari, mga student, yung ganyan. Ano yung mga ideal na sasakyan na pwedeng bilhin para makasave ng money? Yun, tapos, yung marami pa tayo itatanong kay Andy pagdating natin doon. Kaya, yun, marami kayong matututunan about sa, yun nga, sa kotse, yung anong ideal na pwedeng bilhin, kung saan pwede bumili, kung paano makasave ng money. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay, tara, sama kayo. Punta tayo sa Pioneer Auto Mechanic. Let's go! Yon. Yan. Ngayon po, papakita ko sa inyo kung paano mag-roadworthy dito sa Pioneero. Yan, si Andy. Yan. Napunta tayo kay Andy. I-explain niya kung paano yung roadworthy dito. Okay? Again. Anong re-roadworthy natin ngayon? Ha? Ano yung re-roadworthy mo? Ito. Bagong bili ng customer, so student. Student? Student siya. So, ang problema, nabili niya sa Campbell Field. Oh? Magkano? Hindi ko alam. Pero yung ang problema sa Campbell Field is very notorious sila sa mga daya. Like, under the table. Paanong daya yung... Yung sasakyan, maraming sira. Tapos walang roadworthy, kaya ganun. Walang roadworthy. So, bili nila walang roadworthy, so expected na natin, maraming sira ito. Tapos pinaano sa'yo? Oo, so gagawin namin roadworthy. So based sa mga findings namin, ang una sira is yun. Yung window doon is hindi gumagana. Saan? Yun sa may side na yan. Hindi gumagana. Ganun. Tapos aside from that, yung battery palitin din. Tapos yung mga pang-ilalim. So tataas natin sila ngayon. Tataas natin ito ngayon dun sa toys. Titingnan natin, inspectin natin yung mga pang-ilalim. Okay. So ano yung suggest mo sa mga mga bagong dating dito? Mga bagong salta, anong suggestion pagbibili silang sasakyan? Pagbibili silang sasakyan, siyempre, tawagan nyo muna kami, Pioneer Auto Mechanic. Yun. Kasi libre naman yung advice sa inspection. Ayun. Ayun yung una. Pangalawa, iwasan yung lugar na daan din nung sa Campbell Field, Roxburgh Park. Ano yun? East yun? Or ano? Parang North? Bandang ano, Bandura. Bandura? Oo, Bandura. Broadmeadows. Broadmeadows. Yes, and east, daan din nung. Kasi yung mga lugar na yun, ayun yung mga delikadong bilhan ng sasakyan. Para mga naaw yan. Oh, yes, naaw. Or sometimes, mga bangga, inayos lang. Tapos pinalusot yung papeles. Ganun? Yes, so kung gusto nyo ng fully advice talaga na ano, which is libre naman, just give us a call. Yun. Alam nyo na kung saan kayo pupunta. Dito sa Pioneero Auto Mechanic. Yan. Si Andy, Yan, ilalagay na niya sa hoist yung kotse. Inspect. Yan. Honda. Accord. Malakas sa gas to. Euro pa. Diyos ko. Yan na. Ayos. Laki ng makina, no? Grabe. 2.4. Ayan, malaki din sira. Malaki sira. So, sa window pa lang, may nakita ka ng sira. Window. Tapos, mga pang-ilalim, syempre. Pang-ilalim. Tapos, saka check engine light din siya. Okay. Ang dami pa na yung papagawa, no? Oo. Yun ang problema, kasi pagka wala kang idea kung saan ka bibili ng sasakyan, yun talaga. Although, nabili mo ng mura, pero yung repair is mas mahal pa sa sasakyan. Okay, yan. I think you're an expert. Like, last time, meron kami yung customer. So, nabili niya yung car sa same na lugar din, Campbell Field. So, lagi doon? Oo, lagi doon sa lugar na yun. Notorious yung lugar na yun. Grabe. So yan, alam niyo na. Nabili siya ng mura doon na Subaru Forester, 2007 model. Hindi pa siya nakarating sa bahay, nag-overheat na. Oh, shit. So, ano nangyari?
Nag-trinay niyang ano, isoli doon sa binilhan. Mm. Ang problema, yung binilhan is sinabi na fake daw yung pera. Oh, shit! Ah, yun yung, ah, yung dati, sabi mo? Yung fake yung pera? Yung perang binayad niya. Ah. Yung samantalang ano. Tapos, nagsumbong sila sa police. So, may kasama silang police. Pinunta nila yung bahay. Pero, unfortunately, wala nagawa yung police. Wala niya. So, yan. Alam niyo na, bago kayo bumili ng kotse, may kay advice dito. Sa ano, yan, dito sa panyero kina Andy. Kasi mga professional mechanic talaga itong mga to. Tsaka, may ano na kayo, no? Roadworthy, no? Ah, yes, yes. License, license, roadworthy. Yan. Yan na. Lagyan natin dito. Yan! O, di ba? May stand na tayo tal. Yan, ganyan. Kita nyo. So yung mga check engine, ilalim, tsaka... Lahat ng mga safety. Ay, gulong. Lahat ng mga safety, pati yung condition. Ako gulong? Oo, condition ng gulong. Everything. So, ang dami pala, no? So mas maganda bago kayo bumili ng sasakyan. Kung saan maaari, kahit medyo mahal, basta may roadworthy. Para sasakyan na lang. Ah, okay. So walang problema. Oo. Ay, nang mahirap dito sa Australia, no, kailangan talaga roadworthy dito sa Pinas. Pwede mo na agad i-drive. Oo, pero on the other side, para safety din. Ah, safety. Oo, para sa safety rin ang gagamit sa sasakyan. Ayun. Yan, iikot ko kayo dito. Yan. Ganyan siya mag-check up. Ginagamitan ng hoist. So, ibig sabihin, pag walang roadworthy, hindi pwede drive. Pwede naman i-drive pag kakabili mo lang. Kaso, I think may allowance ka lang na around 15 days. Kailangan ma-transfer mo na sa pangalan mo. Tapos? Ah, okay. Or makakuha ka na roadworthy. Otherwise, hindi ka allowed to drive. Pero it depends kasi kung gusto nyo ng further information sa vehicles mismo. Pero ang pagkakaalam ko, once na mabili mo siya ng walang roadworthy, 15 days. Ay. Tapos maganda yung may roadworthy talaga, no? Yes. Or ipapacheck muna. Ipapacheck muna. So pwede bumili, tapos dalhin dito? Wag muna bayaran, parang ganun. Pwede rin, yes. Para magkaano sa presyo. Siyempre, di ba? Yes. Usap sa presyo. Ayun. So alam nyo na, ha? Alam nyo na gagawin nyo pag first time buyer kayo. Lalo na't yung mga baguhan dito. Para hindi maloko, no? Naloloko kasi, kawawa naman. Malaki gastos. So yan. Gusto nyo sumama sa ilalim, yan. Punta tayo sa ilalim. Yan. 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 Chine-check niya yung gulong. Tsaka, ano chine-check mo dyan? Yung ano, steering ba? Mga suspension. Suspension yun. Yung suspension daw. So yun usually na chine-check na suspension. Oo. Ano pa? Mga preno. Preno. Brakes. So, checkin natin yung brakes. Everything about safety ng driver sa kanang passenger. Passenger na. Otherwise, hindi siya makakapasa sa roadworthy. Ang hirap pala magkakotse dito. Kailangan talaga, no? Oo. Pumasa muna sa roadworthy. Bago mag-drive. So, yun. Yun ang mga tips para mga save ng money. Kasi nga, di ba? Pag bibili ka ng kotse, kailangan maayos. Hindi natin alam. Hingi na advice dito. Hindi ko makakagat yung ano. Anong di mo mano? Ano? Hindi ko mo alam ano. Ayun. Ano yan? Okay naman, so. Ano yung mga langis na ganito? Yung parang may tagas, wala yan? Yung mga dating gumawa yan, hindi lang pinunasan. Sometimes, so, it depends. Ayan. Grabe, no? Oh. Ay, pwede pa yung gulong, ano? Kapal. Oo, pwede makapal pa siya. Okay. So, eto, niroadworthy mo na ngayon to? Yes. Yes. Bali, ginagawa na namin yung inspection. Mm-hmm. So, kung ano may magiging findings ko, so may message ko na lang yung may-ari, tatawagan ka may-ari, na ito yung presyo, bigyan natin siya ng option. Like, suppose, kung gusto niya genuine parts, pag genuine parts, automatic yun, mahal.
Okay. Pero pagka... Paano sila makamura? Siyempre, aftermarket. Diba? Aftermarket or second hand. Mm. Which is may warranty din naman. Okay. So it depends. So nakakatulong talaga siya sa mga student na customer natin kasi may mga option sila. Ah, okay. Mga second hand na aftermarket. Second hand or aftermarket. So yung ano pala, magkano pala yung roadworthy dito? 180. $180. Tapos depende na lang yung parts kung ano yung papalitan. Yun ang babayaran nila. Okay. Kung okay lahat ng sasakyan, yun lang yan, 180. But okay, if needs ng brakes, suspension, then additional. Additional, yes. Kasi safety yun eh. Okay. Hindi pumasa yung ano. Nang hindi napalitan na. Yes. Okay. Dapat talaga. Ayun. So may mga idea na kayo paano bumili ng kotse. Dapat talaga check muna. Tapos yun nga, hingin na advice dito sa mga professional mechanic. Yan. Yan o. Binababa niya na yung hoist. Okay, yun lang muna. Ciao. Yon mga katropa dyan, thank you for watching. Yon, sana po nakatulong tong video yung to sa inyo. Please don't forget to subscribe and till next time. Peace out. Bye-bye.